Kumusta mga lods? So, long time no see. So ngayon, gagawa tayo ng ano, kinilaw na dilis yung ano, yung hindi malagsa. Kasi last week, kumain ako sa kantin habang kumuha ako ng result ng x-ray ko. So natakam ako sa kinilaw na dilis, kinilaw na bangus, at saka kinilaw na tanige. So syempre, pinili ko yung mas paborito kong kinilaw na dilis. So pagtikim kong ganon, kulang sa asim at saka medyo malangsa. So no choice, syempre kinain ko na lang. Hindi naman siya malangsang malangsa, medyo malangsa lang. Kaya naisip ko, so dahil paborito ko yung kinilaw na dilis, so gumawa ako. So bumili ako ng 1 kilo and then sabi ko i-vlog ko nga. So ayun, tara let's, ipapakita ko sa inyo yung paggawa ng kinilaw na dilis, yung syempre may asim at saka hindi malangsa. Syempre, tara let's. Yung pagtanggal ng laman loob ng dilis at saka yung tinik at saka ulo, kailangan yung paghawak mo sa dilis ay smooth lang. Huwag mong titigasan yung daliri mo, dahil kapag ka medyo hard yung paghawak mo sa dilis, madudurog yung dilis. Ulitin ko, kailangan yung paghawak ay smooth lang, kumbaga may halong lande. Yeah, mga ganyang style. So ayan, kita nyo naman, no? So smooth na smooth yung pag ano ko dyan, yung paghawak ko, para hindi madudurog yung dilis. So syempre, hugasan mo yan. Ganun din yung paghawak mo, kailangan smooth, drain mo siya, tapo mo yung tubig. Yan. So patuloyin mo muna siya para hindi malangsa. Saka mo ilipat sa ibang mixing bowl, lagyan mo ng isa't kalahating basong suka. Dato puti gamit ko para mas maasim. Para sa akin, ha, mas maasim ang dato puti. Tapos babad mo siya ng 1 oras o overnight. Ang mga rekado niya na ginamit ko, 30 pirasong kalamansi, 3 pirasong sibuyas luya, siling green, at saka siling labuyo. Sa sibuyas naman, ginawa ko lang ganyan lang, julienne cut lang din. Ganun din sa sili, julienne cut. Tanggalin mo yung buto ng siling green para hindi masyadong maanghang. Ayan lang, higwaay mo lang yung siling green sa gitna ng bahagya, tapos tanggalin mo na yung mga buto. Ginawa ko dyan, julienne cut din yung pahaba para pare-pare sila ng style sa paghiwa ng sibuyas tsaka sa luya. Daan-daan lang guys, mga lods, sa paghihiwa, ha. Baka masugat kayo. Sa akin kasi, kabisado ko na yung aking chef's knife. Kaya kahit nakapikit ako, caring-care natin yan. Ginawa ko naman sa sili, yung paghiwa niya ay pabilog. Ganyan lang siya. Napakasimple lang. Yung luya naman, hiniwa ko lang siya ng manipis muna. Ganyan lang siya. Hiniwa ko siya sa ibabaw. Depende sa inyo kung paano nyo paghiwa sa luya. Basta sa akin, julienne cut, para mas kaakit-akit tsaka may design. Pwede nyo naman yan hiwain ng minced chop onion tsaka minced chop ginger. Sa akin kasi, julienne cut, ulitin ko, para may style. Nagimasin! Yan, ganyan lang siya, simple lang. For sure yan, maraming natatakam sa inyo. Ayan, ganyan lang siya. Oh, napaka-simple lang gawin ng kinilaw na dilis. Ayan, yung kalamansi, gamitan mo rin ng ano, ng salaan, para hindi mo maisalin yung buto ng kalamansi. Ayan. Tignan nyo yung dilis. Oh, lutong-luto na after 1 hour na pagkababad sa suka. Nagimasin. For sure yan. Natatakam na kayo. Yun, timplahan mo na siya dyan ng ano, ng asin at paminta, 1 kutsarita. Yun, no? Nakakatakam, for sure nangangasim na kayo. Kaya mga lods, gumawa na kayo. Yun,
Yung magic syrup mga lods, huwag masyadong madami. 1 teaspoon lang ang ilagay nyo ha. So ayan mga lods, meron na tayong masarap na kinilaw na dilis. Sa mga ganyang parte, alam ko mga lods, nangangasim na kayo at saka natatakam. So ayan, huwag nyo kalimutan mag-like, share, and mag-comment ka na rin mga lods para alam natin kung paborito mo rin yung kinilaw na dilis. Hanggang sa susunod na video natin mga lods ha. Bye-bye!